Guys, hello everyone! Welcome back to my channel! Hello, hello! Ngayon po, ang share ko po sa inyo ang aking paggawa ng ice candy. Gagawa po tayo ngayon ng ice candy kasi malapit na po ang summer. Nararamdaman ko na po ang init ng panahon. Kaya gagawa na ako ng pampalamig para sa lahat, lalong-lalo na sa mga bata. Kaya samahan nyo ko paano ko ginagawa ang aking napakasarap na ice candy. Hello! Ito po ang mga ingredients para sa aking ice candy. Ang gagawin ko po ngayon ay chocolate flavor. Ito po, ang tatakpo niya ay enjoy. Siguro familiar din naman to sa inyo guys, yung enjoy. Kasi nabibili naman to sa palengke at sa meron na rin to sa mga grocery. Ito po, nagpakulo na rin ako ng tubig. Pag gumagawa ko ng ice candy, pinapakuloan ko talaga yung tubig para yung aking ice candy ay hindi mayelo. Para malambot po siya. Ayan po, kumukulo na. Ang kailangan po natin ay brown sugar. 2 cups of brown sugar. Yung tubig ko pala, nilagay ko dyan 3 liters of water. Tapos, ang aking chocolate powder is 2 cups. Tapos, kailangan din po natin ng cornstarch. Ito po yung sikreto ko para maging malambot ang aking ice candy. 5 tablespoons lang po, tapos nilagyan ko ng tubig. Yan, ito din po ang magpapasarap lalo sa ice candy, ang Alaska Condensada. Ayan po, malapit na po makumulo ang aking tubig. So, maya-maya po ilalagay na po natin yung mga ingredients. Ayan po guys, kumukulo na po yung tubig natin. So, pahinaan lang po natin yung apoy para hindi siya masyado kasi lalagay natin yung cornstarch. Una po, ilalagay po natin yung cornstarch. Kunti lang po muna, huwag masyadong marami. Dinahaluin din po natin agad para hindi agad siya mamuo. Ayan po. Halo-halo. Halo-halo. Ayan. Ayan. Medyo, malapnaw pa. Lagyan ko pa siya ng... Ayan po. Tansya-tansyalong nyo lang po yung cornstarch kasi pangit naman po yung masyadong malapot. Ayan po. Pahinaan lang po yung apoy kasi umaapaw po ito. Ayan po guys, oh. Halu-haluin lang po natin para hindi mamuo ang cornstarch. Ito po ang magpapalambot sa ating ice candy. Ayan po. Ilang taong ko na rin po itong ginagawa itong pag-ice candy ko. Sa nung 2017 po, talagang kinarer ko itong pag-ice candy. 10 flavor po ang ginagawa ko sa isang araw. Tapos binibenta ko siya ng 5 pesos each. At dati pala 3 pesos lang. Ngayon, dahil nagmahal na ang gas, nagmahal na mabilihin, kaya 5 pesos na siya. Ayan. Sunod po, pakuluin lang natin konti. Pag may mga bubbles po kayong nakikita, pwede naman po gumamit kayo ng salaan. Salaan nyo lang po yung yung mga cornstarch na namuo. Ayan. Ayan po, kumukulo. Ang sunod natin ilalagay ay yung chocolate powder na enjoy. Ayan po yung gamit ko. Lagay lang po natin. 2 cups po ito ha. 2 cups sa 3 liters of water. Inhaluin lang din po natin para hindi mamuo. Ayan. Pahalo lang po natin para mawala yung mga buo-buo. Ayan po. Ayan. Ang sarap-sarap nitong ice candy. Ang pinakamabenta ko talagang ice candy ito, chocolate. Kaya ngayon naisipan kong bumawa, ito muna yung una kong gagawin. Kasi mga bata gusto nila chocolate. Yan, tatanggalin natin itong mga buo-buo. Yan, tapos lalagay natin ang sugar. Halo-halo.
Halo-halo. Dami pa mga buo-buo. Kailangan po natin ito tunawin lahat. Mawala ito mga buo-buo. Yan po. Yan ang aking ice chocolate ice candy. Tapos mamaya po, pag medyo malamig na siya, saka ko lang ilalagay itong Alaska kondensada. Kasi feeling ko kasi pag mainit siya, mawawala yung tamis kasi maluluto. Kaya ang sikreto ko dyan, pag medyo malamig na siya, saka ko siya hinahalo para yung linamnam ng gatas manuot dun sa ice candy. Kasi pag ano, nilagay ko siya ng kumukulog, mag-evaporate lang niya. Feeling ko lang ha, sa akin lang naman yun. Ayan po. Tapos, pwede na po patayin yung apoy. Halu-haluin lang hanggang ma... Ano, tikman nyo rin po kung masyado matamis o matabang para madagdagan nyo pa po siya ng ano, asukal. Ayan guys. Ayan guys, nahalo ko nang na maigi. Nawala na yung mamuo-muo. Ayan. Medyo malamig konti na rin siya pero hindi pa pwedeng balutin. Ngayon, lalagyan ko siya naman ng Alaska milk. Optional lang po ito ha. Kasi itong ice candy powder, ano na to eh, matamis na siya. Matamis na siya kahit ano na siya, milk powder na rin siya. Kaya kahit asuka lang ilagay, pwede na po. Pero kung gusto nyo mas masarap yung ice candy nyo, lagyan nyo lang ng konting Alaska. Optional lang naman po ito. Dati hindi ako naglalagay ng ganyan. Pero ngayon, trinay ko lang lagyan para mas malalong masarap. Ganyan lang. Huwag masyadong marami. Kahit kalahati lang nito, magagamit ko pa to sa paggawa ko ng ibang flavor ng ice candy. Para lang may linamnam. Para, kasi di ba pag may gatas, malinamnam yung ice candy. Ayan po. Tapos, papalamagin ko lang to. Tapos mamaya, babalutin ko na rin po siya. Kaya mamaya, samahan nyo ko magbalot ng ice candy. Ten, 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 ten. Hello guys! I'm back! Magbalot na po tayo ng ice candy. Samahan nyo po ako. Ito po, gagamit po ako ng plastic. Patok plastic. 1 3/4 po yung gagamitin ko. Tsaka imbudo. Yan, nilagay ko po dito para hindi ako mahirapan. Tapos, ginamitan ko rin siya ng salaan para masala maigi, mawala yung mga buo-buo. Yan, start na tayo magbalot ng ice candy. Ganito guys. Ito po, hanggang dito lang po yung 5 piso. Ayan. Balutin lang natin. Mamaya bibilangin ko kung ilan yung nagawa ko. Tapos, imaminus ko doon sa mga sangkap na ginamit ko para malaman ko kung magkano yung tutubuin ko. Diba? Last year, nung sinisipag pa ako gumawa ng ice candy, halos lahat araw-araw ang ice candy ko nabibili kasi nung daycare pa yung anak ko, nagdadala din ako ng ice candy dun sa school namin. Binibenta ko doon. Talagang mabili yung ice candy ko. Ang pinaka gusto nilang flavor, yung itong chocolate tsaka buko pandan. Talagang paglabas na estudyante, takbo agad sa styro ko. Pabili din agad sila ng ice candy. Tapos dumating yung time na, syempre, nagiging busy din tayo. Meron tayong mga ibang ginagawa. Natigil tong aking paggawa ng ice candy. Tapos pag summer naman, naiisipan ko siya gumawa ulit. Tapos natitigil naman dahil may mga importanteng bagay na ginagawa. Tapos ngayon na lang ulit ako naggawa ulit ng ice candy. Noon, ako lang ata ang gumagawa ng ice candy dito sa subdivision namin. Kaya halos lahat ng bata dito sa akin bumibili. Tapos mga buwan na kalipas, mayroon na rin gumagaya, mayroon na rin gumagawa ng iba. Pero sabi nila, iba daw yung gawa ko. Kasi ang gawa ko daw, malambot. Wala, hindi siya mayelo. Diba? Kasi may mga ice candy, di ba, na mayelo. Itong gawa ko,
Dahil nga dun sa cornstarch na ginagamit ko, tsaka pinapakuluan ko, malambot yung ice candy ko. Kaya gustong-gusto ng bata. Binabalik-balikan talaga to. Ay, ngayon, maglalagay ulit ako ng maglalagay ulit ako ng sulat sa labas, ice candy for sale. Di ba? Sabi nila, oh, may ice candy ka na, Ate Rose. Pabili kami. Ayan, gusto-gusto nila yung ice candy. Ayan, guys. Tapos ko na pumabalot ang ice candy. Chocolate ice candy. Nakagawa po ako ng 40 pieces na ice candy. Ito po ang ginawa kong coasting dun sa mga nagamit kong sangkap. Enjoy powder 50, sugar 20, cornstarch 5, gatas 15. Estimate lang po ito, guys. Estimate ko lang po yun, guys, kasi hindi naman lahat ng sangkap ko naubos. Ayun, nagawa ko 40 times 5, benta ko 5 equals 200, 200 minus 90 equals 110, yun po ang tubo ko. Hindi pa po kasama dun yung gas na ginamit ko at saka yung kuryente na magagamit. Ayun po, guys, lalagay ko na po dito sa ref ko. Ayun, nagyan ko na siya ng space, yan. Tapos, wait, lalagay ko na po sila sa loob. Tips lang po, guys, sa temperature ng ref nyo, dapat po nakaset lang po siya na medium. Kasi po, base sa experience ko, hindi ko napansin yung settings nung ref ko, nasa high pala siya. Ang bilis nung tumigas nung ice candy ko, ang nangyari, naging mayelo siya. Dapat unti-unti, dahan-dahan siyang titigas para malambot yung ice candy niya. Dapat naka-medium setting lang po siya. Ayan, guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa vlog ko ngayon. At sana nakuha nyo yung mga tips ko sa paggawa ng ice candy. Hanggang sa susunod po, please subscribe po sa channel ko. Thank you for watching.